Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Usapang danger of refined white flour products or RWF ang ating topic ngayong gabing ito. Kasama pa rin po natin sa kabilang linya si Dr. Irene Lim. At naiwan nga rin po nating katanungan kung ano nga po ba Dok yung magiging epekto ng RWF products sa ating katawan, lalong-lalo na kung mapapadalas yung pagkain natin ito kasi alam naman natin 'di ba yung bread, pasta, mga paborito. Part of daily life. Yes. Well, ayatang taong sa isang araw bibihira yung hindi nakatikim ng refined white flour products, diba? Correct. Oo, ako nga Dok, kakadonat ko lang kanina. Biktima. So anong effect nito sa akin, Dok? Ayun. So, pagpasok daw niyan sa ating body. So, naturally kasi, ang vitamins and minerals na nakukuha natin sa food, parang working aid yan sa mga enzymes sa katawan para mag-metabolize nung ipaprocess na pagkain. Eh kaso nga, di ba, wala nga siyang vitamins and minerals. Sugar lang yun nando doon o starch. O paano mamemetabolize yun? Walang vitamins and minerals. Saan siya kukuha ng vitamins and minerals para mag-proceed yung metabolization? Sa sinamaang palad, sa tissues natin. So, igagrab niya yung vitamins and minerals inside our body to metabolize yung starch na ipinasok natin sa katawan. Yun ang pinakapangit doon, no? Nanghiram pa siya ng vitamina at mineral from our body, which is baliktad. Kaya ka nga kumain para makakuha ka ng sustansya, vitamins and minerals. Baliktad tayo pa yung hiniraman niya. Oo. Para matunaw niya o ma-convert niya yung kinain natin at matunaw inside the body. Mm-hmm. So, kaya it's very bad. And it will lead to different kind of diseases na pag meron ka na nun, example, diabetes, hindi mo alam na part ng pagkakaroon mo ng diabetes ay yung kahiligan mong kumain ng tinapay. Oh, or whatever white flour products yun. Okay. Hindi mo alam na ganun. So, ayun pala yung isa sa mga sakit, Dok, na maaari nating ma-associate kapag mahilig nga po tayong kumain ng mga refined white flour products. Dahil hindi lang siya carbo-loaded, Dok, dahil rin sa refined white flour component niya. So maliban po Dok sa pagkakaroon ng diabetes, ano po yung maaaring sakit na makuha natin, ano? Okay, so bago yung diabetes, magwe-weight gain ka muna. Tataba ka muna. So weight gain that will lead to obesity. Mm-hmm. Kaya pag meron ka na noon, later on, high risk ka na for diabetes. Bakit ka naman magwe-weight gain? Eh, biskuit-biskuit lang naman yung hilig mong kainin, tinatinapay lang naman. Eh, di ba, minsan nga, ayaw natin kumain ng rice, nagtitinapay na lang tayo para makapag-diet, hindi ba? Yes. Eh, which is wrong pala. Because yung kinakain natin gawa sa white flour products, eh, puro starch pala ang laman nun. Pag metabolize, puro sugar pala ang laman noon. Pagka kasi puro sugar, yung laman noon, wala nang iba. Wala nang vitamina, wala nang minerals. So, para rin yan yung mga fast food na kumain ka para busugin ka lang. Mm-hmm. Pero wala kang nutrition masyado na nakuha. So, naghihintay yung pagkumain tayo, yung mga cells natin, naghihintay siya ng makukuha niyang sustansya. Uh-oh. Nung tunaw na yung food from the stomach, wala naman pala siyang hinihintay na makukuha ang sustansya. Kaya ang gagawin ng cells natin, hihingi na naman siya uli ng pagkain. So, magkikrave ka na naman after an hour or two, katutunaw lang nung kinain mo, gutom ka na naman. Yun. Why? Pala yun. Kasi wala ka naman sustansyang nakuha, kaya gutom ka na naman. Hihingi na naman siya ng pagkain, kakain ka na naman. O ay, ang ipapasok mo na naman sa katawan mo, same, starchy products. So medyo mabubusog ka lang pag nagpasok ka na ng ibang pagkain. Mm-hmm. Regular meal ka na, nag-rice ka na, nag-fish, nag-meat, yun. Pero pag puro ganyan lang ang kakainin mo, mayat maya, gutom ka. Kasi wala, kaya tataba ka eh. Kasi the more na kumakain ka ng mga
pagkain na galing sa puting arena, eh, lagi kang gutom. Kaya tataba ka ng tataba. Kaya mali ho yung magda-diet kayo tapos ang kakainin nyo gawa sa arena. Lagi ho kayong gutom. Kaya tataba kayo dyan. Number two, diabetes. O eh, bakit nga magkaka-diabetes? Kasi lahat ng mga pagkain na gawa sa puting arena, eh ano ho, mataas ho ang glycemic index niyan. So, pag mataas ang glycemic index, ang ibig sabihin, from the time na kinain mo siya, nandun na siya sa stomach, mabilis yung speed niya papunta sa ating dugo or sa blood. Pagka mabilis ang glycemic index, yung insulin mo magsa-surge. Biglang shoot up yan, pataas. So, magkakaroon ka ng tawag dito, hyper-insulin response, no? Mm-hmm. Hyper, kumbaga excessive. That will lead, paulit-ulit nangyayari yon, puro ganun ng mga kinakain mo, magkakaroon ka ng insulin resistance. Kumbaga sa antibiotic, resistant na, hindi na tumatalab yung insulin. I-escort man ng insulin papuntang cells mo, yung sugar, hindi na rin makakapasok sa cells. So, magkakaproduce ka ng type 2 diabetes. Mm-hmm. So, tumaba ka na, may diabetes ka na, ano pa? You are prone to cardiovascular disease. Sakit sa puso. Bakit? So, ang mga pagkain na mataas ang glycemic index, ano yan? Pro-inflammatory siya. So, itinataas niya yung mga inflammatory markers natin sa blood. So, kaya kailangan ng mga kinakain natin yung low calorie, no? Mababa yung carb or sugar. Mm-hmm. Yun ang mga anti-inflammatory markers. Kaya di ba lagi natin sinasabi green leafy vegetable, diba? So, isda, kasi yung mga yan, halos walang calorie. Kaya nga, isa sa pampahaba ng buhay, low caloric diet. Oh, eh, ang gawa sa refined white flour, high caloric content yan. Mm-hmm. Pampaiksiyan ng buhay. Digestion, anong nangyayari sa intestines natin? Actually, yung mga yan, actually, subukan mo ang biscuit na sindihan ng lighter. Okay, hindi, ano mangyayari doon? Hindi siya matutunaw, iitim lang siya. Oh. Isipin mo yun, eh pinasok mo sa katawan mo, di ba? Yes. Ibig sabihin, hirap yung intestines natin na i-digest siya or i-digest siya. So di ba pag kumain ka ng biscuit, kahit na yung plain lang na walang tamis, hindi ko sasabihin yung brand. Oo. Kasi dumidikit siya sa ngalangalan natin, di ba? Mm-mm. So, ibig sabihin, pagpasok nung sa intestines, ganun din, didikit din siya sa small and large intestine. Kaya may pasyente kami dati na health conscious naman siya. Ginagawa niya nga sa gabi, ayaw niya mag-rise kasi di ba dapat sa gabi ang pagkain mo, light lang. Mm-hmm. Puro bread na lang siya sa gabi. Alam mo, nagka-colon cancer siya after, wow. After siguro mga 2 years na ganun na ano. Ganyan ako, yung noon, diet niya. Oo, yun ang diet niya. Nagtaka nga ako, sabi ko, health conscious naman to. Bakit ang sakit ngayon? Na-discover ko nung sinabi niyang pagka-dinner na, hindi siya nagra-rise talaga, puro bread. Ah, sabi ko, yun ang nag-cause ng risk sa kanya. And, ayun, bukod sa nagiging dumidikit siya, hirap siyang matunaw. Oo. Wala nang fiber yon, di ba? Kasi nga, yung fiber nandoon sa bran, yung outer layer. Eh, natanggal na. Oo. So, makakadelay yun ng bowel movement mo kasi walang fiber. And, o di may problema ka na sa digestion. Ano pa? Mas harmful. Cancer. Yun ang pinakamatunog sa tenga natin. Pag sinabi nating big C, aba eh, para ka nang tinaningan sa, ano yan, sa buhay mo, no? Bakit naman? Diba lagi nating naririnig, sinasabi na sa mga talk shows, o mga ano, ang pagkain ng cancer is what? Sugar, diba? Yes. Bakit sugar ang pagkain niya? Kasi ang cancer cell, mas marami siyang insulin receptor kesa sa ordinary healthy cell natin. Mm-hmm. Kaya, pagka yung kinakain mo, puro sugar or maraming sugar, mas lalong tataas yung insulin surge mo, di ba? So, eh maraming insulin receptor ang ano, cancer cells. O tataas din yung ano mo, mag-promote yung growth ng
cancer cell. Mm-mm. Kaya pag lahi kayo ng may cancer o meron ka ng cancer, umiwas ka sa mga starchy products. Okay. What particular cancer, Doc, yung maaaring ma-develop? Lahat. Lahat ng klase ng cancer. So from breast cancer to colon cancer, lahat ng klase ng cancer. Kasi lahat ng klase ng cancer, mataas yung insulin receptor nila. So didikit sila sa sugar. O pag marami kang sugar, mapopromote yung growth ng cancer cells mo. And ang napansin ko ngayon, parang dadalawa lang ang cost ng death ng mga tao ngayon, cancer and pneumonia. Uh-oh. Diba lately lang kamamatay ng ating napakagaling na actress. O hindi ba? So cancer, endometrial cancer. Nakabigla na lang lahat because kapanood pa natin siya sa teleserye. O lately naman, ang pumailan lang yung ating professional athlete. Oo. Ay pa, pero nakikipaglaban sa breast cancer. Kaya yung pagiging physically fit, athletic, malakas ka, marami kang muscle, hindi assurance yun na mahaba ang buhay mo. Kahit na regular na tao ka lang, napayat, walang muscle, kung mas healthy yung lifestyle mo at kinakain mo, mas hahaba ang buhay mo kaysa doon sa athletic. Oo. So, kaya, yung pagtatanggal pa lang ng refined white flour products sa ating buhay, sa ating daily lives, malaki na ang maihahaba ng buhay natin doon. Because yung mga binanggit nating sakit, maiiwasan mo yun eh. Kasi isa sa factor causing it, tinanggal natin. Imagine mo, tanggalin mo isa sa biggest risk ng cancer, ng diabetes, ng problema sa digestion, ng pagtaba. O kasama na rin doon ng high blood pag tumaba ka. Oo. So, ang laking bagay na lahat ng tao biktima ng commercial. So hindi kasi alam, syempre pro-promote nila ganito, maraming vitamins, minerals, yung pala, refined naman. Hindi rin naman napapakinabangan ng body. Mm-hmm. So, pero bad talaga siya. Opo. Paano naman po ba, Doc, yung mga maisa-substitute natin or alternative food natin kung aalisin natin itong refined white flour products sa ating buhay, ano? Meron po ba tayong mabibili o makakain? Oo. Actually, kasama doon ang rice, pati yung rice natin, pagka yung mas maputi yung rice, tuwan-tuwa tayo, ang ganda ng kanin nila, puting-puti, mamahalin. Uh-oh. Actually, refined na yun. So, kaya nga mas sinasabing doon ka sa brown rice, red rice, black rice. Kasi yon hindi pa yung refined. Ando doon pa yung bran, ando doon pa yung germ layer. Whole grain pa talaga siya. So, kahit sa rice natin, wag tayo hanggat maaari sa white rice. Mm-hmm. Kasi pag white rice, refined na siya. Doon tayo sa wild rice, brown rice, quinoa, buckwheat. Kung sa flour naman, hindi maiwasang gagamit tayo ng flour. Lalo na kung mahilig ka mag-bake. Yes. Yung mga galing sa nuts like almond flour, walnut flour, yun cashew yung ipipiliin flour, natin, Doc. Yun ang mga substitute natin. Okay. Sa seed, ang gagamitin natin, mga sesame flour, sunflower flour, pumpkin flour. So, may substitute naman. Kaya, let us be careful doon sa product na kakainin natin, isipin mo kung saan siya gawa or basahin mo yung label. Opo. Ayan. So, dagdag na kaalaman yan, ano? Sana na-take note ng ating mga parents or mga guardians na nakikinig sa atin ngayon. By the way, Doc, ano naman po yung mga maaaring gawin sa clinic ninyo para nga po matanggal yung mga harmful chemical or products na naipapasok natin sa ating katawan, specifically itong refined white flour products, ano? Oo, kasi everybody is guilty about yes. this. Wala sigurong taong hindi nakakain ng mga products na yan, no? So, number one, magpa-vector scan. Kasi sa vector scan, whole body scan siya, mapipick up ng vector scan kung ano yung mga byproducts o chemicals. If you are already high risk for diabetes, kung may namumuo ka ng cancer, kung pangit na yung circulation mo, may problema na yung colon mo, before the onset of symptoms. So ang vector scan, nauuna siya, mag-positive kahit wala ka pang symptoms. So early detection siya.
pati circulation mo, makikita mo kung barado, kung high risk for stroke and heart attack. And wala siyang radiation. You can immediately get the result after nating mag-test. Brain waves lang ang ginagamit dyan. May isusuot lang ho kayong parang headset sa ears. O, tapos ma-analyze na natin yon. O, pag nakita na natin, what is the next step to do? So, syempre ho, detoxification program. Yan ho, lilinisin na yung ating colon. Syempre, colon number one, kasi dyan yung mga basura natin. Then the liver. So, yan yung nag-filter ng mga bad things na nakain natin sa white flour. So, pati yung mga gallstone ninyo, ilalabas nyo yan. Yung kidney natin, sumala din yan ng mga toxin, liver and kidney. So, pati kung may mga parasite tayong nakuha, yung mga chemical byproducts ng white flour na yon, matatanggal ho yun lahat. Then, of course, blood cleansing. Siyempre, pag marumi yung basic organ mo, yung dugo mo, marumi rin. Matatanggal naman natin sa blood yung mga harmful chemicals, heavy metals, mga mikrobyo, itlog ng bulate, bacteria, virus, plus of course yung circulation natin, yung mga bara-bara, mai-improve yun. Plus, maraming taong dehydrated, mahahydrate ang pasyente sa blood cleansing kasi ano to injectable siya. Mm-hmm. So, yan ang basic na tatlo that they can do to our body. Para nga po sa mga interesado na mag-avail ng ganitong klaseng services, Doc, ang inyo pong clinic address and hotline number once again. Okay, so my last word first. Refined white flour products is not health foods. So hindi siya health food at all. So in fact, sa US, they finger it as culprit daw siya ng America's obesity. By eliminating it in our diet, so we can climb up our health to better vitality. Remember that if we lose our health, then we lose everything. So we are at Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, hotline 8546-9412, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412 0919-995-6168. Thank you so much once again, Dr. Irene Lim, ang ating family medicine at integrative medicine specialist. Okay, good night. God bless and keep safe. Danger of refined white flour products ang ating naging talakayan, maging wise nga po sa pagpili ng ating kakainin dahil dito nakasalalay ang ating kalusugan. Inyo rin pong nakasama Ellen Ibensal para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Mga kaluna